salamat sa tunay mong pagkabay. Sana walang pag-asa ika'y dumamay sa pagkakasala. Magsitayo ang lahat. Ako'y kawan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga sala ko'y iyong inisinayon din sa pag-ibig mo sa san aking puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kawan o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob, mga sala ko'y iyong sinayon din sa pag-ibig mo sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama
at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap nitong 40 araw na paghahanda at sa lakas na dulot ng iyong salita, ipagkaloob mong maitalaga namin sa iyo ang banal na pagtitimpi ng aming buong pagkatao upang kami iyong laging marapating magkaisang diwa sa aming pagdalangin. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Nagsalita si Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Ngayon nga ay itinuturo ko sa inyo ang mga tuntuning ito upang sundin. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ngunit kaiingat kayo ang mga bagay na inyong nasaksihan ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo ay nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo.
bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunin at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Magsitayo ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumuhay, nagtuturo't umaakay sa nagnanais na kamtan ang langit na walang hanggan. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon." Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga, kahit sa kaliit-liitang bahagi nito, at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy sa ating pagninilay, sa ating pagdarasal sa ikatlong linggo ng Kwaresma. Napakabilis po ng panahon. Ilang linggo na lang, dalawang linggo na lang, mahal na araw na po. Kaya ang tanong natin ngayon, kayo po ba ay nakapagkumpisal na? Kayo po ba ay naka-attend na ng Lenten Recollection? Dito po sa Quiapo, every Tuesday, kagabi, yung ikatlo, meron pa tayong dalawang Lenten Recollection dito sa Quiapo. Ha? Every Tuesday ng Lent, meron tayong recollection. Kayo po ba ay tumutupad ng tapat sa ating fasting, abstinence? Baka naman kayo po ay nagpapagaya pa sa iba na mag-fast eating. Bilis na mo, dali, baka makita tayo.
Huwag mo na ipakitang kumakain tayo ng taba. Fasting, hindi ho fast eating. Nagpagaya ka pa. And speaking of pagaya, ngayong Kwaresma, yan ang isa sa mga panawagan sa atin. Magpagaya ka sa iba. Iba yung gumaya ka sa iba. This time, ikaw ang tinatawag ng Diyos. Magpagaya ka sa iba. Naalala ko nung kami nag-aaral sa El Pidio Quirino High School sa Bacood, sa Santa Mesa. Meron po kaming subject after lunch, mathematics. Eh kami ay kumain muna ng tanghalian sa karinderya. Napag-usapan namin magkakaklase. Di ba ganyan tayo, no? Nung kayo ay nag-aaral pa ng elementary o high school, minsan college, nag-usap-usap kami. Ano na pagkasunduan namin? Wala nang papasok sa math. Wala nang babalik ng eskula. Maliwanag yan, ha? Wala nang papasok, ha? Hanggang sa kinabukasan, nabalitaan namin, may tatlong pumasok ng mathematics. Ang ending, pinatawag ang mga magulang namin na mga hindi pumasok. Siyempre, galit na galit kami doon sa tatlo. Nilaglag kami. Hindi nakisama. Galit na galit kami kasi hindi sila gumaya sa amin. Pero kung tutuusin, ginawa lang nila yung tama. Samantalang kami, gumaya lang kami sa kasalanan ng isa't isa. Kaya ngayong Kwaresma, yan ang magandang katanungan ng Panginoon sa atin. Bakit nagkaganyan ka? Hindi ka naman ganyang dati magsalita. Hindi ka ganyan dati mag-isip. Hindi ganyan dati ang ugali mo. Saan ka ba gumagaya? Ano bang ginagaya mo? Ililigtas ka ba ng igagaya mo? Kaya sa unang pagbasa, ano ang paalala sa atin ng aklat? Upang humaba ang buhay mo, upang marating mo ang ipinapangakong lupain ng Diyos sa iyo, sumunod ka. Ikaw ba ay marunong pang sumunod sa utos, sa batas ng Diyos? Ni simpleng batas trapiko, simpleng kalinisan lang, simpleng dito ang labasan, dito ang pasok, hindi natin masunod. And worse, masaklap, nagpagaya ka pa. Dito na po kayo lumabas. Dito na po. Pwede na yan. Pwede na yan. Nagpagaya ka pa. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Pag-isipan mong mabuti, hindi lang ang ginagaya mo, kundi ang pinapagaya mo sa iba. Kung magpapagaya ka rin lang naman, hindi lang sa kagandahan, ito gamitin mo, kikinis ang balat mo. Ito gamitin mo, kakapal ang buhok mo. Ang dami ko nang sinubukan, wala naman totoo. Kung magpapagaya ka rin lang sa pagsunod sa kung anong tama at mabuti. Dahil ano ang sabi ng ating ebanghelyo ngayon? Sino man ang hindi sumunod sa utos ng Diyos at magpagaya pa sa iba ay ituturing na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit, sino man ang nakakaalam ng utos ng salita ng Diyos at tumutupad nito at nagpapagaya sa iba ay ituturing na pinakadakila sa kaharian ng Diyos. Hindi pinag-uusapan dito kung anong pinag-aralan mo, kung saan ka nakatirang lugar, kung magkano ang damit at mga gamit mo, kung sikat ka ba, kung ordinaryong tao ka lang ba. Ang sinasabi dito,
Kung alam mo ang salita, ginagawa mo at pinapagaya mo sa iba. Hindi kailangan ng valedictorian, summa cum laude, at ng isang taong maraming pinag-aralan para maging mabuting halimbawa ka sa kapwa. Sapagkat sa puso ng bawat tao, nilagyan tayo ng angking kabutihan. Kaya sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, huwag kang matakot na magpagaya. Magpagaya sa kung ano ang totoo, magpagaya sa kung ano ang tama at mabuti. At kung meron man tayong pare-parehong dapat katakutan at ikahiya, yan ay ang magpagaya tayo ng mali at masama sa iba. Mahiya-hiya ka. Pero ngayong Kwaresma, hayaan mong itaas ka ng Diyos dahil sa mabuti at tama mong pinapagaya sa iba. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas loob katulad ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang simbahan naway maghatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at tatarungan sa kanilang mga nasasakupan, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso, manalangin tayo. Ama, loobin mong sumunod kami katulad ni Kristo. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang mga may sakit, lalo na sa ating pamilya, ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa, alang-alang sa kanilang pamilya, ang mga nakabilanggo, ang mga katutubo, ang mga batang napapabayaan at inaabuso ng kanilang pamilya. Ama naming maawain, pagkalooban mo po kami ng biyayang makasunod sa iyong mga utos at magtaguyod ng iyong batas at salita sa lahat. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, umihingi ng patawad mo. Sa'yo,
na itos handog ng iyong bayan, sumasamot, umihingi ng patawad mo. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kaming ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay. Pakundangan sa paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo.
ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Hindi ka kailangang magbago kahit ito'y mas ibig ko. Hindi ka kailangang magsikap ng gusto upang ika'y ibigin ko. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Magwawakas ang iyong pagtatago, ako'y maghihintay sa'yo. Lumapit ka lamang, ang puso ko'y hagkan, pag-ibig ko'y walang hanggan. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Iniibig kita, manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo. Manalig ka sana, ako'y kapiling mo, kahit ikaw pa may mapalayo.
Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tangi sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po ang ating simbahan ng Quiapo ay labis na nagpapasalamat po sa inyo, hindi lamang sa inyong pagsisimba, kundi sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa ating mga programa. Kahapon tayo po ay nagkaroon ng feeding program para sa mga kapatid nating biktima ng sunog sa Parola, sa Tondo. At tayo po ay naghahanda na rin ng mga ibinigay po ninyong mga donasyon, kagaya ng bigas, noodles de lata, ang mga chinelas, para ipamigay po natin sa iba't ibang simbahan, hindi lamang sa Archdiocese, kundi sa iba't ibang simbahan po sa Metro Manila na may mga kapatid tayong higit na nangangailangan. Maraming salamat sa pagiging mabuting halimbawa ninyo na sa kabila ng inyong sariling kakulangan at pangangailangan, nagagawa nyo pa ring gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ng inyong pamilya ng ating mapagpatawad na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.
nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.